I mean, nandito tayo sa National Bull Farm dito sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, opo. At meron nga tayong pag-uusapan ngayong araw. Medyo lalayo tayo sa milking na kilala natin na binibigay ng ating mga kasambahang kalakihan. Ngayon, pag-uusapan natin ang artificial insemination. Kaya po nandito tayo sa Karanglan, Nueva Ecija. Kasi pinuntahan natin kung saan sila nagsaselect ng mga bulls. Dito pinipili yung mga tatay ng ating mga milking carabao. Nandito tayo din sa ating likuran, ang Semen Processing Laboratory. Mamaya, bibisitahin din natin yan. Kaya abangan nyo po sa mga gusto magkalabaw at nagkakalabaw, paano natin may improve ang production ng ating mga kalabaw. Abangan nyo po yan. Ito ang Agree ako dyan. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago. Dito sa Karanglan, Nueva Ecija, matatagpuan ang National Bull Farm ng Philippine Carabao Center. Layon nito ang pagandahin ang lahi ng ating mga kalabaw. Paano nga ba nila napapaganda ang breed ng Philippine Buffalo? Kasama natin si Dr. Esther Flores, Science 1 ng PCC. Doktora, ano ba itong facility na ito? Ito ang ating tinatawag naming National Bull Farm. Ito, puro lalaki dito. Wala kang makikitang kalabaw dito na babae. Bakit? Ito po kasi ang lugar kung saan namin dinadala ang mga magagaling nating bulugan para kolektahan ng similya. So, ilan bang ano natin? Ilan ang laman ng facility natin? Right now, I think we have, yung active natin is around 45 bulls. Tapos meron tayong mga on training, yung mga susunod. So mga around 50 lahat halos ito. So nanggagaling ito sa iba naming mga lugar. May mga ganito rin na mga herds na ginagatasang kalabaw. So, ang tawag namin dito ay riverine bulls. Pero hindi lang yon, meron din tayong bulugan dito ng ating kalabaw, yung purong native swamp buffalo. Galing ito sa norte, sa Cagayan. Ang ano nito, ang grandparents taksan galing? Essentially po, matagal na to, no? Siguro mga anim na henerasyon na yan na ipinanganak dito. Pero nung una, ang tawag namin dito ay Miura. Yung breed niya ay yung galing sa India originally na tinatag natin yung Miura breed. But we don't call it Indian Miura dahil sariling atin na to. At through the process of pamimili natin at pagpapalaking lahi dito, hindi na natin masabing ito ay kapareho nung pinanggalingan nila. Ito ay sariling atin na nang na-develop, napili, at may konting dugo na rin ng swamp buffalo para kayang-kaya nila dito ngayon yung ating sarili, yung init at saka yung humidity natin dito. So, these are all product ng ating magagaling gumatas na mga kalabaw. Ginagawa namin to, bakit? Hindi naman namin ginagawa ang pamimili at pagpapataas lahi para sa PCC, para sa aming hansya, hindi. Ang laging nasa isip ko nung ginagawa namin at mag-select kami ay para sa ating mga magsasaka. O diba, napakarami nating kalabaw. Yeah, marami. O diba, ang sabi natin, yung tradisyon natin noon na yung mainit na kanin, lagyan mo lang ng konting tuyo, tapos yung gatas. O diba, napaka-nutritious. Kaya lang yung swamp kasi natin, napakaliit ang gatas 1.5 liters average lang sa isang araw. Samantalang ito, meron tayo ditong 7 liters, 8 liters. Actually, meron kami dito yung inahin ng iba dito. 10 liters a day sa loob ng 10 buwan. Or so, more yan, pa. Anong pinapakain natin para tumaas ang gatas? One is, inherent na talaga na itong lahi na ito na gatas ang kalabaw, mataas talaga siyang gumatas compared doon sa swamp natin yung ginagamit pang araro. Pero ganun din, parang katulad din ng ating mga ibang kalabaw dyan sa labas. Damo, syempre, magandang may pulot, tapos yung concentrate feed. So walang pinagkaiba kung ano yung alaga at pakain ng ating mga magsasaka sa labas, sa ating mga kooperatiba. Ganun din halos ito. So more or less, ilan weight ang pinapakain sa sa isang kalabaw? Okay, depende po sa laki niya. Yeah. So itong mga to, mga 600. So we're looking at around 45 kilos ng forage or ng damo.
Okay. So out of those 45 forests, damo lang yon. Yung feed siguro meron kang mga 2 kilograms ganun additional. Pero ang importante kasi ruminant to eh, kailangan ma-satisfy nila yung dami. So usually 10%. So baka yung iba mas malaki, baka more than 45 kilos pa yan eh. Pero pag silage ang ipakain mo, eh medyo bababa ng konti kasi syempre mas kokonti yung tubig ng silage at saka mas magandang quality, mas marami silang nutrition na nakukuha doon. So, binabalance namin yon. Ang importante, makikita namin na pag nagpapakain tayo ng tama, hindi sila payat, hindi rin sila masyadong mataba. So, yung 45 kilos, ilan ang labas ng milk naman? Ah, pag yung ating mga gatas ang kalabaw, depende sa ganda ng lahi. Hindi ko sasabihin lahat sila pare-pareho. Pero kung yan ay mapakain mo ng tama, 35-45 kilo sa ating inahin, ay masaya ka na makakuha 7 liters, 8 liters ng gatas araw-araw yan. Merong iba mas mataas, pero sabihin ko rin naman, meron din naman siguro 6 liters or 5 liters. Depende kung yan ay bata pa o yan ay talagang napakagandang lahi. So ito, pinili po namin to out of, let's say, yung sa aming recording, no? We have around, at any given time, sa lahat ng 11 herds namin, siguro we have around close to 1,000 cows na talagang kinukuha ang gatas niyan para malaman namin sino magaling. At yung magaling gumatas na yun, sinisigurado namin makakuha tayo ng anak at dinadala natin dito. Bakit? Para pag ibinigay namin yung similyan na galing dito sa ating mga magsasaka, they would expect na yung pati yung mga anak ng kanilang sinimilyahan ng mga kalabaw, tataas din ang lahi ng gatas. So, by history, matagal naman na po kami dito, no? Nung nag-uumpisa yan, siguro yung mga farmers natin, mga ginagatas nila, 4 liters, 5 liters. Ngayon, magugulat na yung iba. Sabihin, hoy, nag-peak ng 14 liters, isang gatasan pa lang yon. Pero average nila yun, mga 7, 8 liters, normal na sa kanila pagpuro. Yun. So, ang laki na rin ng pinagbago nung mula nung ilang taon nung nag-uumpisa at inintroduce namin itong paggagata sa ating mga magsasaka compared ngayon na tumaas na talaga. In fact, sabi ko, marami nang magagaling doon, mas magagaling pa doon sa aming mga nasa farm. Pero masaya kami doon. Bakit? Ibig sabihin, nagagawa namin yung aming tungkulin na patasin ang lahi nitong ating mga gatas ng kalabaw. So, yung farmers, kung kailangan ng semen, paano? Marami po kaming trinane ng mga tawag namin village-based technician, yung nagsisimilya. So, meron kaming network sa ating mga, we have centers sa iba-ibang lugar natin nationwide from Luzon to Mindanao. Dinidistribute or pinapakalat namin yung similya dito, ibababa namin doon sa ating semen bank, idediretso namin sa mga centers. Itong mga centers naman po namin, sila ngayon ang directly na nagbibigay sa ating mga technician. So si Mr. ating magsasaka, pagka may nagsisimen, mayroong kailangang magpa-similya dahil naglalandi. Usually yung mga village-based technician namin, magte-text na yan. Naglalandi, motor. Punta na ngayon si technician, dala-dala niya ni similya. So, ganun po yun, karamihan. Kung mga iba naman is we work through yung ating local government units, meron din naman silang program yan. So, ina-arrange din namin yan. O sige, may AI work tayo dito sa isang bayan na ito. So, together with our LGU, sama-sama yan, PCC namin na employees, mga technicians namin, yung coordinators, together with LGU, pupunta yan. So, sa isang barangay, so magde-deworm, magbibigay ng vitamins, magsisimilya. So, ganun po kami magtrabaho at hindi namin kinakalimutan ng ating mga local government units with that. Pati po yung training, yung mga village-based technician na sinabi namin, karamihan po nun ay ni-nominate or in-identify ng ating LGU. Sabi niya, ito. Pero sinusuportahan din sila, lalo na sa umpisa. Siyempre, sa amin ang training. Pero may support ang LGU para pagbalik nila sa kanilang sariling bayan, ay tuloy-tuloy yung kanilang pagsisimilya sa ating mga farmers. So, ganun po yan. Taon-taon, kailangan, siyempre, kung mas bata, mas product ng mas magandang pamimili, mas maganda ngayon yung henerasyon na susunod. So yun ang sabi namin, genetic improvement program or yung pagpapataas ng lahi. Ayan. So hindi lang po yan kwa na gatasan.
hindi namin kinakalimutan ang ating swamp buffalo. Dahil kahit sabihin nyo marami na tayong gumagatas ngayon, marami pa rin tayong magsasaka na nangangailangan ng kalabaw pantrabaho. Or yung iba sa Visayas and Mindanao is also a source of karabaw meat na preferred nila. Doktora, baka pwede natin tingnan yung kalabaw ninyo. So ito ang ating mga pinalahian na natin ito ng mga gatasang bulugan na gatasang kalabaw ang tawag namin dyan. Ito ang mga Miura base yung mga yan. Ito ang para ang lahi nito ay para gumatas. Pero mind you, hindi po namin sasabihin na pwede nyong gamitin ng trabaho yan. Kasi sa ilang taon namin na pamimili, ang talagang naging selection trait is gatas. So, ito, ang temperament niya at ang capability niya ay para talaga gumatas. Kung kailangan nila ng pantrabaho, meron pa rin kami yung ating native. Yes, at yun po pinipili din namin kasi di ba sabi noon, lumiliit na kalabaw natin dahil wala tayong nailagay noon na programa sa pagpapaganda ng lahi. So ngayon, pag binigay namin yung similya ng ating native, sinisigurado namin yan ay galing sa pamimili namin na mabilis lumaki, malaki at maganda ang paa, maganda ang katawan. Para naman hindi kami sisisihin ng ating mga magsasaka. So ito po yan, taon-taon may bagong bulugan dahil gusto natin tuloy-tuloy ang pagpapataas ng lahi. Ito pong semen collection ay ginagawa twice a week. Ayan. Kasi syempre parang tao, hindi rin naman natin gustong masyadong mapagod sila. So itong breed na ito? Originally yun po yung Miura natin base, ang tawag namin Miura base dahil hindi naman namin pwedeng sabihin na yan ay originally yan ay Indian Miura. Pero Miura base po itong kuha natin na to, lahi. Sabi nila, paano kayo pumili? O syempre, kailangan galing sa record ng malakas kumatas ang nanay at ang tatay, ganun din. Hindi lang yon, kailangan maganda ang paa. Dapat maganda rin ang fertility. So, napaka-importante sa amin yung balls. Or yung ang tawag namin dyan is testicular volume dahil it's directly correlated with fertility. So yung ganun mga ilan taon na yan? 4 years old. 4 years old. Yeah. So, ang mga bago namin dito ay yung mga young bulls. They come in around mga 18 months. Tapos, umpisahan na silang i-train. By around, in fact, yung iba 18 months or 6 months after, wala pang 2 taon, nakukolektahan na ng similya yan. But may ibang kulay tayong kalabaw. Ito, ang tawag namin dito ay albino. Wala naman to, kulay lang ang naiba dito. Meron siyang albinism gene. Pero tingnan nyo, ang ganda, pati yung lahi niya kasi, sabi ko nga, hindi kulay ang tinitingnan namin yung lahi niya na galing gumatas. Pero at the same time, marami rin kasi po tayong magsasaka na gusto rin ito, nagre-request ng ganitong kulay. So, because of yung demand din, syempre, sila naman nagsasabi ko anong gusto. So, nagpo-produce din kami ng, sinasadya namin mag-produce ng ganitong puti. At ang taas din minsan ng request ng mga, lalo na yung sa ibang lugar na may barangay tayo na puro puti. Ah, okay. So, special use, special request. Gusto rin nilang nakikita ang puti. Imagine yung puting kalabaw ginagatasan. O, di ba ang ganda? Oo. Ayan. So, yun po. Kaya iisa lang siya. Meron pang isa doon, magkapatid sila. Dahil it's the special request for a niche group or for a special group of farmers that want yung ganong passing kalabaw na puti. So, dito po lahat ang kulungan. So, syempre, bawat isang kulungan, isang kalabaw, so makikita nyo, dami ng damo, no? Oo. Ay, pang umaga pa lang yan, mamaya pa yung panghapon nila, meron pa silang concentrate feed mamaya. And once medyo may edad na, at alam kong may mas magaling na uli, pag nirank namin yan, kailangan ipasok namin uli dito, at meron ding lalabas uli ng pan. So we have what we call genetic evaluation system. We produce what we call the breeding values. It's the exact measure nung galing niya gumatas yung genetic merit niya. So, hindi yun yung actual gatas. Kasi paano namin masabing magaling gumatas yan? So, aantayin namin yung mga batang bulls
i-testmate namin yan sa aming mga test stations, yung iba po nating mga herds sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At pag nanganganak na yung mga anak nila at na-record namin ang gatas, saka pa lang namin makikita sinong magaling na bulugan. Kasi kahit pinili namin yan based on records ng parents, alam nyo naman yung random distribution ng genes. There are some bulls na naipon sa kanya lahat at magaling siyang magtapon sa mga anak niya ng magandang lahi. Yun ngayon, 7 to 8 years bago ko malaman. Pag natapos yon, konti lang yon, may anak, saka ko palang masabi magaling to. Yung pinakamagaling na yan, pinaprioritize namin ngayon na yung similya na yan ay makarating sa ating mga magsasaka, yung mga gumagatas na. Kasi sa kanila naman dapat mapupunta yung benepisyo ng aming effort ng pagpapataas ng lahi. We don't look at the bulls per se, but we look at the performance of their daughters. And we run genetic evaluation, we look at the pedigree, we look at the standardized milk record, we estimate the breeding values for each of those bulls. The highest bulls will then be given or prioritized for use by our farmers. And then the top-ranked bulls, the top 1%, again, is used for mating to produce the next generation. So, yun po ang overall process namin. Paano niyo monitor pag binigay na breeding sa farmers, hindi kaya mag-inbreeding yun? Kaya po meron din kami tinatawag na mating plan. So, nationwide yan, every year, we come out with, itong bulls na to is to be assigned for use here. Bakit? Kasi alam namin after several years, baka mamaya bubulugin niya na or yung similya ay kamag-anak na niya. So, we rotate and make sure na when we replace the new bulls, kasi every year we have new bulls, we don't let a particular bull be assigned to an area for a very long time. That's how, hindi man namin ma-measure individually, pero we actually try to avoid yung matagal na kababad yung gamit ng similya sa isang lugar para makaiwas tayo ng inbreeding. So we do that. We that's what we call the bull assignment. So we manage by centralizing the distribution so that we can know which ones to distribute to avoid inbreeding. Ito yung ano natin, native. Itong native natin po, si Ikong. Ikong. Oo. So ang selection namin dito is kailangan ikaw para makarating ka dito, dapat yung iyong ADG or yung bilis mong bumigat is above the average. So, ito is ano, 10 years na. Oo. 630. Tingnan nyo, malaki na siya. Ano? Sabi kasi nila, 36. Eh, di ba sabi nila, maliliit ang kalabaw natin. Ay, hindi. Bibigyan namin kayo ng malaki. Sabi na ng farmer. Ayoko na. So, mga kalabaw na ganun, hanggang ilang taon pwedeng gamitin? Yung iba po, 10 years. Pero ang usually productive life nito actually is around 8 years lang. Okay. Kasi nakikita rin namin, as they go, get older, bumababa rin naman yung average production nila. By then, we know. So, ito pa, si Ambo. So, 650. Sabi natin, maliit ang kalabaw. Hindi. Mabilis pong lumaki yan. Usually, double the normal average sila nung, or above average. Hindi ko naman sabing double. Pero we make sure na within the group ng mga pagpipilian namin, sila yung nakakaangat pagdating sa pagpapalaki. At saka, dapat malaki sila. Eh, yun kasi ang main complaint din or yung request ng ating mga magsasaka. Siyempre, gusto nila mas malaki yung kalabaw. So, pinipili rin natin yung mabilis lumaki. Kita nyo, bilog na bilog. Oo. Ayan. Eh, siyempre, hindi lang basta mabilis lumaki. Kailangan karne din ito, yan. 700. Oo. Ito, ayan, 754. 54 kilos. Oo. Native lang yan, ha? Oo. Oo. Alam nyo ba ang ribeye niyan, ganyan kalaki? So, pag kinarne mo yan, maraming karne. Yeah. Isa pa yun na pinipili namin kasi I'm looking at, di ba, kinakatay talaga sila eh, ng ating mga magsasaka. Eh, di bigyan natin ng mas maraming karne. So, yun yung process po ng selection namin para sa ating mga native kalabaw. At minemaintain din namin yung ating sanctuary. May areas tayo na puro native kalabaw lang. Hindi namin dinadala ang similya nitong ating mga gatasan. At we work with LGU pagdating sa ganyang ordinance para hindi mawala yung sariling atin. Ang pagkuha ng similya ng kalabaw ay hindi biro. Kaya nga ngayong araw, susubukan nito ni Casendo. Kaya-kaya niya? Kasi ito pong kanan, ito pong nandito.
Tapos ito pong nasa huli para hindi po matapakan po ng paa. Okay, buntot. Tara. Napap! Sino ka? Napulit. Tapos ganyan po. Tututok nyo lang po siyang ganun. Para siya na po magtatrust na ganun. Yeah. Opo, doon nyo po kakatakain. Tutok lang, ha? Opo. Galon. Ito, nasa baba. Opo. Tapos tutok nyo lang po dito. Tapos hanggang sa dito na po siya, siya na po bahalang magtatrust na ganun. Okay po, testin nyo po. Pagin pa po. Ano po? Katakain nyo po yung... Yan po. Yan. Yun. Tingnan po natin kung meron. Yun. Ayun. Meron. Ilan lang maano nito? Yan, may sukat po siya. 2.5 po. 2.5? ML po. Itong nakolekta natin, dadalhin natin sa laboratory at kasama natin si Emmy at si Emma. Ano ba ang tamang pagproseso sa semilya ng kalabaw? Ngayong araw kasama din natin si Dr. Venturina para ipaliwanag at ipakita ang mga hakbang sa pagproseso ng semilya ng kalabaw bago ilagay sa artificial insemination. Kasama po natin ngayon si Ms. Emma Venturina. Siya po ang OIC dito sa PCC National Bull Farm. Ay, ma'am, good morning. Ano ang ginagawa natin dito sa National Bull Farm? Dito sa National Bull Farm, nandito yung mga piniling mga bulls para kolektahan ng similya. Pero ang isang main activity natin dito ay mag-process ng frozen semen na ito yung ginagamit ng mga AI technician sa buong Pilipinas. So, sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin, ang PCC, Munoz ito ah, tayo ang nagsusupply sa buong Pilipinas. At itong mga bulugan na to, meron tayong naka-assign para sa Luzon, Visayas, sa Mindanao. So hindi yung ginagamit ng Mindanao, hindi natin ngayon ginagamit for Luzon. So merong bull assignment na inassign. Bakit magkaiba yung bull natin sa Mindanao sa Luzon? Ito ay para maiwasan yung inbreeding. Inbreeding, okay. So at saka meron tayo sa institutional herd and for upgrading ng ating mga kalabaw. Ng mga ating mga native na kalabaw. Bali dalawang semen processing laboratory, isa yung nasa UPLB yung isa. So, kaya lang, dito sa atin, ito yung meron tayo ngayong about 50 bulls na kinukolektahan ng similya. So, sa UP, kasama namin sila kasi baka hindi natin kayang supplyan yung mga technician kasi buong Pilipinas yung gagamit. Yes po. So, ngayon ma'am, sa traditional kasi, pag traditional na manganganak or kukuha tayo ng kalakihan, medyo mababa yung kinakukuha nating mga anak. So, dito sa AI, parang mas alam na natin kung gaano kadami at gaano kaganda yung lahi na mapoproduce natin. Pili yung yung bulungan na ginamit natin. So, yung mga may-ari ng kalabaw, aware naman na pag-AI talaga. Sure ball. Napakaganda ng lalabas na anak ng kalabaw. At saka, pagka babae yun, sigurado yun. Pag pinalaki, mataas magbigay ng gatas. After collection ng semen, i-receive dito yung semen. Lalagay kung sino yung bull na kinolektahan. Mm-hmm. Pang ilang ejaculate, so yung sample na yan. Sila class, may second ejaculate siya. Ang volume niya ay 2 ml. Kukuha rin ng pH. So, ang pH ay about 6.8. We will i-record lahat ng data na kukuhanin. Bakit naman pagka yung yung makuha nating semen ay mababa yung pH? Ano yung nagiging niya? Pagka acidic, pag pinrosis natin, pinrease, tapos bumagsak yung semen, titingnan naman natin.
So, ito-trace natin pabalik, pwedeng ang dahilan masyadong mababa o mataas ang pH niya. Mm. Doon sa average na about 6.4 to 6.8 na pH. Okay. So, pagdating dito naman, i-evaluate na natin. Ito po ay water bath. Water bath. Ang temperature nito, about 30 degrees Celsius. So, pagka kinolekta mo kayo kasi ang semen, ang temperature niyan, about 35 to 36 degrees Celsius. Tapos, ibababa na natin unti-unti kasi i-freeze natin yan eh. Sa liquid nitrogen na ang temperature about negative 196. Oh. So, dahan-dahan binababa na ang temperature. So, from there, so 30 degrees Celsius. Dito na namin ilalagay muna ang semen. Kukuha na ng sample for sperm concentration. Ang average concentration is about 800 million to 1.2 billion per ml. So, 800 million. Million. To 1.2 billion per ml. Na sperm yun. Na sperm. Oo, na sperm. Sperm na. Pagka lower than that, ang pinoprocess lang namin, yung hanggang 500 million. Lower than 500 million, i-discard na namin. Hindi na siya kasal. O, kahit na napakaganda pa ng quality pagdating sa motility evaluation. Okay. So, kasabay nun kasi, evaluation na ng semen. Ito naman. Ito ngayon yung sample for ano to, motility evaluation. Parang gusto ko subukan yan. Ah, sige, mamaya. Oh, ikaw naman yung kumuha ng sample. Syringe po ba yan? Pipetor. So, meron lang volume ng semen na kailangan. Dinilute na namin siya with saline solution eh. Ah, okay. So, pag kasi masyadong makapal, hindi i-evaluate nung ating CASA, yung computer-assisted semen analyzer kasi yan. So, dati kasi subjective ang evaluation, tansyahan system. Ngayon, so, ito, gumagalaw sila, oh. Mm. So, sige, dito active. Sa CASA, i-evaluate niyan ilan yung progressive ang movement, yung progressive motility, yung circular, tinitingnan din. So, ang standard namin pagka sa CASA, about 70% din. Bakit may iba-ibang kulay? So, pagka red, dead sperm. Okay. So, ito may mga yung mga green, yung dark green, yan yung talagang nag-move progressive forward. So, yan yung kukuhanin natin, ilan yung nag-move progressive forward. Pag ang, palagay doon, pag ang progressive motility is about 70%, yun, ipoprocess natin yung semen, ipifreeze natin. Oh, okay. So, ito ngayon, 80%. 80%? Oo. Yan. So, ano yung susunod na step po dito? After nito ngayon, after evaluation, idadilute na natin with extender. So, after ma-evaluate yung semen, pumasa siya sa ating evaluation ng motility and sperm concentration, idadilute siya with extender. Ang gamit natin extender, trace extender eh. Ano yun, ma'am? Marami kasing klase ng extender. Merong lactose extender, mga commercial available extender. Ito ngayon, tayong nag-prepare. So, TRIS extender to. TRIS. So, TRIS. Okay. Nakita natin na ito yung pinakamaganda sa kalabaw, sa buffalo. So, itong TRIS extender. Pagka so, ako ay, pwede ba akong maka-avail yan sa market, yung TRIS, o hindi? Pwede naman, kaya lang, titimplahin natin yun eh. Tinitimpla natin. Tinitimpla, okay po. So, kami yung nagtitimpla ng ating extender. Merong commercially available na timplado na. Okay naman yun. So ito eh, timpla nyo, sabihin. Kabisado nyo na kung para saan. Karamihan kasi sa commercial, pang baka. Sa kalabaw, wala. Bihira pa. Uh-oh. So tayo nagtimpla. So ayun. Dinilute siya with extender. Ngayon, ito na siya, kaya kulay orange na siya. Mm. Yung extender natin, may egg yolk eh. Kaya siya ganyan. Opo, kaya nag-orange. Mm-hmm. Tapos, ma'am,
After niyan, ano na yung gagawin natin? Ipapalamig na to kasi. Ah, yan so, yung ilalagay natin dun sa mga AI, tama ba? Hindi pa. Hindi pa, mahaba yung process hanggang sa freezing. Oo, hanggang sa freezing nga. So from here 36 kanina at 30, ilalagay uli namin at 20 degrees Celsius. Tapos at 5 degrees Celsius. So dahan-dahan yung pagbaba ng temperature para hindi magkaroon ng shock. Oo, saka magkamatay yung mga sperm. Oo, very sensitive sila sa fluctuation ng temperature. Alam nyo ba na may oras sa sumasailalim pa sa exercise ang mga lalaking kalabaw? Masusing pag-aalaga sa kalusugan ang binibigay sa mga ito. Bahagi ito ng Genetic Improvement Program ng Philippine Carabao Center na 8 years in the making. Ang prosesong ito ay para masiguro na dekalidad ang mga similyang gagamitin sa artificial insemination sa mga kalabaw. Para sa PCC, ang artificial insemination ang paraan para sa ikabubuti ng ating industriya ng kalabaw. Agree ako dyan!